later. Okay, once again, this is Mr. Pineda. And in this video, I will teach you how to check the battery terminal, no? So, bakit natin kailangan i-check yung battery terminal? So, ang common problem na ma-encounter natin kapag meron tayong ang cellphone is naka hindi ayaw mag-on sa yon, no? Ayaw mag-on or sina-charge mo, lumalabas lang is yung charging logo and then wala na. Okay? Yun yung mga ma-encounter mo. Pero kapag chinek mo naman yung charging voltage dun sa battery terminal, meron ka nakukuha na charging voltage na 4.2, 3.7. O kaya ibig sabihin normal yung charging voltage nung nakukuha mo dun sa pag-charge ng battery. So mag-charge yung battery. Ang problema, ayaw mag-switch on ng phone. Okay, so kailangan i-check mo yung battery terminal mo kasi isa rin yan, yung mga linya na yan, may kinalaman yan para mag-switch on yung phone. Okay? So, ano nangyayari kapag, so, maaring siguro nabagsak yung phone, merong natanggal na mga components dun sa linya ng battery terminal. Kaya kailangan mong i-check yan. Or maaring linya ng battery terminal mo, mayroong short circuit dyan sa line na yan, kailangan mo rin i-check yan. Kasi once na magkaroon ng problem sa line na yan, doon nagkakaroon ng problem na ayaw mag-on or baka mag-hang logo or restart lang. Or ayaw talaga mag-on, charging logo lang, yun lang. Okay, so anong gagawin natin? Kailangan i-check natin first and foremost yung ating battery muna, no? Check mo, guha ng bagong battery. Kung good yung bagong battery, tinest mo, ayaw pa rin mag-on, ganun pa rin, same scenario, ibig sabihin walang problema sa battery. Okay? So, ang next step mo is i-check mo ngayon yung battery terminal. So, paano mo i-check ngayon yung battery terminal? Para ma-check yung battery terminal, yung linya ng battery terminal, kailangan i-check natin yung linya ng battery terminal. So, gagamit tayo ng multi-tester. Gumagamit tayo dito ng tinatawag na diode mode. So, sineset ko yan sa diode mode. And then, ang gagawin mo, yung probe mo, yung red probe mo, i-connect mo sa ground ng motherboard o kung sa kahit anong metal part. And then yung red probe, I mean yung black probe, yun naman yung itutusok mo dun sa terminal. So dito, ito yung ating positive line. Okay? Check natin kung ito yung positive line natin. Ito yung set natin to sa diode. Okay. For sure, ayun. So, ang battery na positive line natin, may value yan. Around 300, 400. Okay, so, ibig sabihin, good yan. So, ito rin yung ating positive line. So, kabilang side, ito naman yung ating negative. So, makikita natin, pareho siyang zero. So, ibig sabihin, ito yung ground natin. So, itong apat na to, ito yung importante rin to. Karaniwan, binabaliwa, pero importante yan. Ito yung tinatawag natin, itong line na to, ito yung battery ID o battery sense. Saka yung tinatawag natin na line ng battery thermal. Okay? So, check mo tong mga line na to. Okay. So, 876, okay yan. Okay. Dito naman sa kabilang line na to. 974, okay din yan. Okay.
595, okay din. And then 718, okay. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang hanapin dito, either meron ditong OL, ibig sabihin ng OL, putol yung linya ng kuryente, kailangan mong i-trace. Or zero, ibig sabihin, short circuit yung line na yan with respect to ground. Okay? So, paano mo malalaman itong mga linya na to? Merong available na schematic diagram. So, dun sa schematic diagram, dun mo makikita yung mga connection na yan. For example, ito yung ating thermal para sa thermal para ma-check kung may nagiinit dun sa area ng battery terminal mo. Ito naman yung battery sense minus, battery sense plus. So, kumbaga, meron tong battery ID. Dinedetect ng phone mo kung nakakonect na yung battery mo sa yung motherboard para mag-work or mag-switch on yung cellphone. Also, kung di maayos yung pagkakadetect ng battery, isa rin yun. Charging logo lang siya. Okay? So, ganun ang pag-check ng battery terminal. So, kung may questions kayo sa ating mga students, kung di medyo naintindihan, send lang me ng PM para we can call you para ma-explain pa sa'yo further about how to test the battery terminal. So once again, this is Mr. Pineda sa Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. So anong kagandahan na ito? So kung makaka-refer ka ng mga motherboard problem like yung mga charging logo lang kaya ayaw mag-on, board problem na yan. So pag mga motherboard problem, may chance na pwede tayong gamitan ng mga 800, 1,000, 1,500 to 2,500 depende sa model ng cellphone na ginagawa mo. So kung makaisa ka lang sa isang araw, let's say nasingin mo ng 1,000, isang cellphone lang, in 30 days, meron kang 30,000 kung sakaling mga ganitong mga board problem. Okay? Yun ang kagandaan ng nakaka-repair ka rin, may idea kahit paano kung paano mag-repair ng mga board repair problem. So, with that, kung ikaw ay beginner pa lang, never ka pang nakahawak ng tester, at hindi ka pa nakahawak ng pakinang, meron akong ino-offer na cellphone repair training. This is for beginners, no? Nag-umpisa ka pa lang and let's say gusto mo mag-start ng cellphone repair business o gusto mo mag-start ng sideline business repairing cellphone, kung ikaw ay beginner, this is training is for you. So, isa ito sa tinuturo ko yung paano basa ng schematic diagram, mag-test ng motherboard. Tinuturuan din namin ng mga estudyante namin kung paano maghinang, mag-test ng mga electronics component, magpalit ng LCD, palit ng charger pin, mag-program mga password problem or account lock problem. So I invite you kung you are beginner, nag-umpisa ka pa lang sa pag-repair ng cellphone o gusto mo matuto kung paano kumita sa pag-repair ng cellphone, send me PM and then from there, pag-usapan natin kung paano kita matutulungan at paano tayo makapag-set up ng training for you para makapag-start ka ng cellphone repair business mo. So once again, this is Mr. Pineda. Have a great day, everyone. Bye.